Hi guys. So ayun na nga ano, naglabas si Smart ng bagong promo niya sa kanyang Smart Bro Rocket SIM na Only Data 599, okay? So kung before nakabili kayo ng SIM card na to for 499 only for 30 days. And then kung na-consume mo na yung 30 days at nag-renew ka na lang sa The Giga Life app, ang makikita niyo na ay hindi na Only Data 499 ano. So ang nakalagay na doon ay Only Data 599, okay? So pakita namin ano. So, tinik natin to. Ang nakalagay na po dito ay, yan ano, Only Data 599. Ito, hindi siya malinaw na in-expense sa ating smart, ano. Pero ang ibig sabihin po nito, yung personal use is pang cellphone na lang siya. Magagamit na lang natin yung Only Data 599 for smartphone na lang. So, sa video ito, ituturo namin sa inyo kung paano po papaganahin yung Only Data 599 sa inyong modem, okay? So, tutok lang po kayo sa video ito. Okay, so marami sa atin na naka-experience na hindi na nga gumagana yung Only Data 599 sa kanilang modem, ano. So, papakita namin sa inyo guys na ang ating Smart Bro Rocket SIM ay naka-register sa Only Data 599, okay? So, ayan, kung makikita nyo po, subscribed to Only Data 599. Okay, so, proof lang guys na yan yung number. Ito yung number na gamit natin. Na Smart Bro Rocket SIM talaga siya, ano? So, ayan, pakita namin, ano? Ayan, kung makikita nyo, yung number, mobile number na gamit natin, okay? So, ngayon, registered na tayo sa Only Data 599. So, itatry muna natin siya sa ating smartphone. No? So, magbukas lang tayo ng speed test. So anyway guys, kaya umabot tayo 200 Mbps kasi naka 5G po tayo, 5G signal po. So yung smartphone natin capable po for 5G. Okay, so umabot tayo ng 210 Mbps. Okay, so gumagana siya guys sa cellphone ano. So ngayon ang gagawin natin po, ililipat natin itong ating SIM card sa ating modem ano. Para itry natin, susubukan natin ano. So marami kasi naka-encounter na hindi na daw gumagana. Okay, so gawin natin. Tayin muna natin siya. Then ilipat natin ano, yung ating SIM card. Okay, so ito yung ating SIM card. So, patayin muna natin yung ating modem. So yung gamit nating modem pa lang dito guys, sa video na ito, ito po yung PLDT Home Wi-Fi ARC051. Okay, so marami kasing nag-request na kung paano siya pagganahin dito no sa modem na ito. Okay, so tanggalin na natin yung SIM card. Okay, so makikita natin, may signal na tayo, and then naka-blinking na po yung ating internet connection ano. Internet icon connection, okay? So, punta tayo sa ating computer. So, dito, ilagay natin yung ating dashboard. Okay, so, kung nakalagay na dito, guys, ito na po yung number natin, ano? Ayan, kung makikita nyo po, ito po yun, ano? Hindi siya ma-highlight. Okay, so, may connection po siya, naka 4G LTE. So, ngayon, magtatry tayo, guys, magbukas ng isang website. Okay, yan ano. So, ayaw, ano? Sa google.com lang, ayaw na siya agad. Hindi po siya naglo-load. Yan, ayaw talaga niya. Makikita nyo, loading lang po siya. Okay. So, ngayon ang gawin natin, para mapagana natin yan, meron po tayong dalawang tricks. Okay. Na gagawin. Yung unang tricks, yun po yung papatungan natin siya ng Magic Data 99 or any Magic Data promo para gumana po ito. Okay? So, yung pangalawang trick naman, yung po yung mag-change tayo ng IMEI. Papalitan natin yung IMEI ng ating modem ng pang-cellphone. Okay? Kung alam nyo po kung ano gawin yun, pwede nyo din gawin yun.
para mapagana nyo yung Unlimited 599, okay? So, medyo risky nga lang kasi yun, guys, ano, unang-una kasi pwedeng masira yung ating modem pagka nag-flight kayo ng IMEI, pag hindi nyo nagawa ng tama. Okay, so pwede po siya mag-break, kaya hindi natin siya talaga recommended, ano. So, yung isang option natin, yung una, yung po yung madali, papatungan nyo lang po lang Magic Data. So, yung pinakamurang Magic Data na pwede nyo i-avail na promo ay yung Magic Data 99. So, 99 pesos lang po yun, ano, para mapagana natin siya sa ating modem. Okay? So, yung Magic Data po kasi, guys, wala po expiration yon. Okay? So, makikita natin talagang di na po siya nag-load, guys. Okay? So, ang gawin natin, balik tayo sa ating modem, ano. So, patayin natin siya ulit, guys. Balik lang natin yung ating SIM card sa ating cellphone, ano. Okay, so CarPlay mode. Okay. So ngayon, guys, ang gawin natin, balik tayo sa ating Gia Life. Okay. So dalawa ang paraan para makapag-register po tayo sa ating Magic Data, no? So punta kayo sa inyong Giga Life app, tapos dito po sa may All Data. Okay, tapos ito po, Magic Data. Okay? So, dito mamimili kayo, guys, ano, kung anong promo, no? No expiry 2GB, yun po yung 99. Then, meron din 6GB for 199, tapos 24GB for 399. Okay? So, piliin nyo lang, guys, yung maliit, yung 99, kasi hindi naman po makukonsume yan. Yun lang po ay para mabypass natin, ano, para mapagana natin sa ating modem. Okay? So, isang way naman, kung wala kayong Magic Data na lumabas sa inyong Giga Life app, yung isang paraan para makapag-register naman kayo ay idadayan nyo po yung itong number na ito, no? Asterisk 123 pound key. Okay. So, yun po yung isang way para makapag-register po kayo. So, yan. Ito pa ay via call, ano? Via text and call. Ano? So, makikita natin sa number 6 may nakalagay Magic Data. Piliin nyo lang. Send. Yan. So, ganun lang din, guys. Mamimili din kayo sa tatlo, no? Yung lumabas din kanina. So, piliin nyo lang. Kalimbawa, 2GB, 1, send. Yan. Tapos, subscribe, 1. So, be sure na ma-extra load kayo na 99, syempre. Sa inyong Rocket SIM, ano? Sa inyong Rocket SIM card. Para, nang sa ganun, makapag-register kayo. Okay. So, yung pangatlo naman, ito po ay kung halimbawa mayroon kayong points sa inyong Giga Life. So, kagaya sa amin dyan, may nakalagay 160 points. Pwede nyo pong gamitin yan pang register sa inyong para sa Magic Data, no? So, ang gawin nyo lang, kung mayroon kayong extra points, mayroon kayong points sa inyong Giga Life para sa SIM card, click nyo lang itong gift nito. Okay, tapos punta kayo sa All Items and then punta kayo sa View All Items dito sa baba. Ayan, okay. Tapos, hanapin nyo yung Magic Data. Scroll down nyo lang. Ayan, lalabas dito, guys. Okay, so may nakalagay din dyan Magic Data 99 for 99 points. Okay, so kasha yung points natin kasi 160 points po tayo, no? So, piliin nyo lang po and then redeem with 99 points. Okay, so ma-register na sa Magic Data 99. Okay, so nag-text na po yung ating Giga Life. Ayan. So, enjoy your reward. Okay, so na-redeem na natin siya, no? So, close. Tapos, back natin. Double check natin. Refresh lang natin siya saglit. Okay. So, nakalagay na dyan. Only data pa rin, ano? 599. So, punta tayo sa check usage. Kung talagang na-register na yung Magic Data 99, ano? Ayan, okay. So, nakasubscribe tayo to Andy Data 599 at tsaka sa Magic Data 99. Okay, so okay na, guys, ano? Patungan na natin siya ng Magic Data. Okay? So, ngayon ang gagawin natin, ikakabit natin ulit itong SIM card sa ating modem at titignan natin kung gagana na ba siya, ano? Okay? So, exit muna natin to. Tayo natin mobile data. So, tanggalin natin siya, guys.
Okay, so antayin lang natin ulit na mag-on yung ating modem, ano, stable. Okay, so makikita natin, may signal na at naka-ilaw na rin yung kanyang internet icon. Okay, so balik tayo sa ating computer. Okay, so ngayon, tingnan natin ulit, ano, refresh natin yung ating dashboard. Okay, so na-refresh na, no? So, login natin kung talagang connected na, no? Okay, so ayan, connected na ulit tayo sa ating dashboard. So, may signal pa rin siya. So, ngayon, punta ulit tayo sa Google na website. So, refresh natin ito, guys, kung gagana ba, no? Yun, okay? So, kung makikita nyo, guys, nag-load po siya. Yan, makikita nyo, nag-load po, no? So, magbukas tayo ulit ng iba, no? So, halimbawa, sa fast speed test natin, ano? Okay, yan. So, nakikita nyo, guys, gumagana po siya, no? So, yung ginawa lang natin, pinatungan lang po natin ng Magic Data 99. Okay? So, itong trick na ito, gagana po ito basta napatungan na po siya ng Magic Data, no? Yung inyong Only Data 599. Ayan, gumagana po siya, okay? So, ngayon, guys, balik tayo sa ating modem, ano? So, yung pa rin yung ating SIM card na gamit. Okay. So, yung tanong ngayon, napatungan mo na siya ng Magic Data 99. Alin sa dalawa po yung una mako-consume? So, yun yung usually na matatanong, no? Ang una mako-consume po ay yung Only Data 599. Yung Magic Data mo, hindi po siya mako-consume unless kung yung Only Data 599 mo maubos na o ma-expired na, no? Ma-consume na yung 1 month. Okay? So, please monitor mo na lang yung iyong Only Data 599 para nang sa ganun yung Magic Data mo hindi mabawasan. Okay? So yung Magic Data mo, guys, don't worry kasi no expiry po yun. Hindi po siya nag-expired kahit gaano katagal na po siya, no, na hindi magamit. Okay? So next question, every time ba na mag-register ka ng Only Data, need mo mag-register din ng Magic Data? Ang sagot po dyan, hindi po. As long po na meron ka pang Magic Data sa iyong promo, sa iyong Rocket SIM, no need na po mag-register ulit ng Magic Data. So, mag-renew ka na lang ulit ng Only Data 599 at gagana na po agad yon. Okay, gagana na po siya agad. So, mag-register ka lang ulit ng Magic Data kung yung iyong Magic Data 99 ay na-consume na po lahat. Okay? So, kayo po yung sinasabi namin na kapag register ka ng Only Data at Magic Data, i-monitor mo kung kailan yung expiration ng inyong Only Data 599 kasi pagka hindi mo siya na-monitor at nag-expire na pala yung iyong Only Data 599, ang next na makukonsume po niya ay yung inyong Magic Data 99. Okay? So, yun na yung tipid na magagamit mo kasi lagi ka na lang gagamit ng Only Data 599, no need na for Magic Data 99 as long na hindi pa nakukonsume lahat yung Magic Data 99 mo. Okay? So, next question naman, ang sabi ng iba, hindi daw gumagana po yung trick na ito. Hindi na daw gumagana. So, ngayon, as of this moment, ngayong March 13, ano, gumagana pa rin po siya. Gumagana pa rin po siya. So, yung iba, hindi gumagana daw. So, ang gawin nyo, guys, pag napatungan nyo na po ng Magic Data 99, kailangan nyo po i-restart yung inyong modem. Okay? So, kailangan nyo po siya patayin, i-turn off, tanggalin sa plug, and then ikabit nyo ulit, i-turn on nyo. Okay? So, bago po siya gagana ulit. Okay? So, kung makikita nyo sa atin, kaya gumana po siya agad, hindi na natin na-restart. Unang-una, tinanggal kasi natin, guys, yung kanyang SIM. Binalik natin sa ating smartphone, doon natin na-register yung Magic Data, and then binalik natin ulit sa ating modem. So, sa ganong paraan, na-restart na rin siya. Kasama na siya sa restart na ginawa natin. Pero pag hindi nyo tinanggal yung SIM card sa inyong R051 modem at nag-register lang kayo diretso sa GigaLife ng Magic Data na hindi tinatanggal po ito, kailangan nyo po i-restart yung inyong modem para mapagana nyo po itong trick na ito. Okay? So, credit po sa PH Corner para sa pag-share nila sa trick na ito, ano? Okay? So, sana guys, nakatulong po itong video namin para mabigyan kayo ng idea kung paano po paganahin yung Only Data 599 sa inyong PLDT Home Wi-Fi R051 modem.
Okay? So maraming salamat po sa panonood and please subscribe sa aming YouTube channel para sa mas marami pa pong video tutorials.